Gandang araw muli sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating module, sa module 7. Ito ay tungkol sa magiging produktibo o magiging produktibo tayo. Ang mga layunin natin sa module na ito, tayo ay inaasahang maisasagawa ang mga sumusunod na ibibenta ang nagawang proyekto, matutuos ang presyo ng nabuong proyekto, pangatlo, nakapagsaliksik ng mga lugar na pagbibilhan ng produkto, natutukoy ang ilang paraan ng paghikayat ng mamimili, wastong pag-aayos ng produktong ipagbibili at pagbebenta nito, at ang panghuli ay natutuos ang puhunan, gastos at kita. Pabalikan natin ang ating unang pag-aralan tungkol sa mga kagamitan sa paggawa ng proyekto. Iguhit ang bituin sa kaukulang gamit ng mga sumusunod na halimbawa ng proyekto. Proyekto, tasahan, pangalan ng kagamitan, tela, opako. Yes, no, ang kagamitan na gamit dito ay tela. Ayan. Ay hindi, color pala ng star ay yellow. Palitan natin itong red. Okay. Ayan. Okay. So, tela. Okay. Next, cabinet. Pangalan ng kagamitan, nigo o tabla. Okay, siyempre tabla. Ayan. Next, coffee jelly. Kape, lemon. Siyempre kape. Ayan. Next, pen holder. Pandikit o tabla. Yes, kailangan natin ng pandikit. Litan ko lang yung thickness din. Next, scrapbook, hammer, o magazines. Okay, magazines. Ayan. Tama. Okay, tuklasin natin. Maraming mga kagamitan o bagay sa ating kapaligiran ang maaari nating gawing proyekto o produkto upang maging kapakipakinabang at makatulong sa ating pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Sa ating pag-aaral, gumagawa tayo ng proyektong maaaring makatulong sa atin upang mayroon tayong makain. Paano nga ba natin ito maibebenta? Paano ito makatulong sa atin? Ang mga produktong natapos ay maaaring mapagkakitaan kung ang mga ito ay maibebenta. Maraming paraan sa pagtitinda ng mga natapos na produkto. Ang mga sumusunod ay mga paraan kung paano maibenta ang mga produkto. Una, paggamit ng teknolohiya. Gamit ang makabagong internet. Ito po yung number one. Television, maaaring maibenta ang mga produkto halimbawa gamit ang internet, maaari kayong gumamag-post sa produkto sa Facebook. Ayan. Just ang uso ngayon sa Facebook, no, maraming nag Facebook live, no, para maibenta ang mga produkto. Ayan. Pangalawa, paglathala ng mga produkto sa mga pahayagan o kaya naman sa pagpapa-anunsyo sa radyo. So ito usually dati yung mga ginagawa nung hindi pa nauso ang Facebook, no? At pagbenta sa iba't ibang mga selling applications. So ang iba ay nag-advertise sa radyo para makapagbenta ng kanilang produkto. Pangatlo naman na traditional way of selling products o makalumang paraan. Pero ngayon ay effective pa rin siya pag ginamit natin
ang paggawa ng mga flyers, maaaring ipamigay ang mga flyers na ito sa mga malls o sa lugar na maraming tao. Yan. Pang-apat, idirektang pagtitinda o di kaya maaaring ilako paninda o kaya naman maglagay lang ng pwesto sa labas ng bahay. Ayan, at makapagtinda ka na ng iyong mga produkto. So ito, yung apat na ito ay mga paraan no, kung paano maibenta ang mga gawa nating produkto. Ayan. So mayroon din paraan ng pagtutuos ng presyo ng isang proyekto. Upang alam mo na may kikitain ka, dapat alam mo ang paraan ng pagtutuos ng puhunan, ginastos at kubo. Dahil pag hindi mo ito alam, itong paraan na ito, baka imbis na tumubo ka, lugi ka pa dahil sa iyong paraan ng pagbibenta. Hindi mo alam kung paano magbigay ng presyo sa iyong produkto. So dapat alam mo kung paano ikaw kumita sa iyong produktong binibenta. So paano nga ba? Halimbawa, ang pagtutuos ng presyo ng produkto, kung ang proyekto mo ay table napkin, ayan. Kung ang table napkin na yan ay gawa sa tela, ang kapital mo ay 15 pesos sa tela, tapos sa sinulid naman meron kang 10 piso na gastos, tapos sa karayom ay 5 pesos. So ang kabuuan na gastos mo sa para makapagawa ng table napkin ay umabot sa 30 pesos ang iyong puhunan. So para ikaw magkaroon ng tubo na at least 15 pesos sa bawat, kung ang target mo ay makapagtubo ng 15 pesos sa bawat produktong iyong ginawa na table napkin, so mag-add ka ng 15 pesos doon sa iyong kapital na 30. May bibenta mo siya ngayon na sa halaga na 45 pesos. Okay? Para magkaroon ka ng tubo na 15 pesos. So ganun ang pagtuos ng presyo ng produkto. Sa pagbenta ng mga produkto ay mahalaga rin alamin kung saang lugar dapat ipagbili ito. Ang mga lugar na pagbibilhan ng mga produkto ay hindi lamang sa mga lugar kung saan sagana ang mga ito. Maaari rin itong matagpuan sa mga lugar kung saan din ito ginagawa. Ang mga malls, farms, o di kaya naman ang maliliit na tindahan ay magsisilbing mga lugar na maaaring mapagbilhan ng mga produkto. Ito rin ay isang paraan na makatulong sa mga mamimili at mapadali at mapagaan ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain. So hindi lamang malls ang mga tinitindahan din. Tatang nakikita natin na sa mga maliit na pamilihan kagaya no, mga maliit na tindahan sa inyong kapitbahay, nandoon available ang mga produktong ito para mapadali at papagaan ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Hindi na tayo pupunta sa malls para bumili lang ng mga nais nating piliin. Then upang maipamili ng maayos ang iyong produkto, kailangan gawin ang mga paraan ng pag-aayos ng produkto. Siyempre, kailangan kung gusto mo magtinda at gumanda at marami kang maibenta, gandahan mo ang iyong presentation o ang ayos ng iyong produkto na ibibenta. So meron tayong limang mahalagang dapat gawin o paraan sa pag-aayos ng ating produkto. Una, ihanda ang mga kailangan sa pag-aayos ng mga produktong ipagbibili. Linisin mabuti ang produktong ipagbibili. Ilagay sa tamang lagayan ang mga produktong ipagbibili tulad ng plastic, kahon at iba pang lalagyan. Maaaring maglagay ng disenyo sa kahon, karton o plastic na gagamitin. Apat, isalansan ng maayos sa loob ng lalagyan. Lagyan ng etiketa ang produkto kung magkano ang presyo. So napakahalaga yan, no? Lagyan nyo na kagad kung magkano ang binibentang produkto
doon sa kanyang box, no, kahon o karton o plastic na inyong ginagamit. So ito po yung mga limang bagay na dapat niyong isaalang-alang kapag kayo ay magbebenta ng inyong produkto. Meron din tayong paraan ng pagbebenta ng produkto. Una, planuhin ang tamang lugar kung saan ibebenta ang mga produkto. Maglagay ng mesa o balutan itong tela upang magandang tingnan. Ilatag sa ibabaw ng mesa ang mga produktong ibebenta. Lagyan ang mga palatanda ng bawat uri ng produkto. Then, maging magiliw sa mga mamili ng iyong produkto. Ito ay isa sa makapangalaga, no? Magiging magiliw sa ating mga customers. So, ngayon, pag hindi, pag medyo hindi maganda ang iyong hindi maganda ang iyong pakitungo sa kanila, suplado kayo sa mga customers kahit gaano kaganda ang iyong produkto, hindi yan bibili. Sunod, meron din tayong paraan ng pagbebenta ng produkto gamit ang internet. And ilagay sa tamang pakete at sisidlan ang produktong ibebenta. Pangalawa, ilagay sa maayos na patungan ang mga produkto at punan ng litrato. Kaya kailangan sa picture pa lang, maganda na ang iyong pagkakuha, malinaw. Then, buksan ang computer at internet at mag-sign up sa mga e-commerce na mga site sa internet tulad ng ayosdito.com, olx.com. Kaso lang, itong ayosdito.com ngayon at OLX ay hindi na masyado ginagamit sa atin dito sa Pilipinas, no? Ang uso ngayon at pinakasikat ng mga e-commerce site ay yung Lazada at Shopee. Yan, yung mga sikat po ngayon ng mga e-commerce na site. Pwede rin kayong magbenta sa Facebook sa Marketplace na pwede ninyong gamitin. I-click nyo lang yung Marketplace, then mag-post kayo ng inyong products. So, try natin, no, panuorin ang isang vlog para po paano mag-sign up doon sa Lazada. Panoorin nyo ito. Hello guys, good morning. It's me, Joyce Mesillas. So ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba maging isang Lazada seller. So sa video na to, ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-register sa Lazada seller app. First is install the Lazada Seller application sa Google Play Store or sa App Store. I-search lamang ang Lazada Seller application sa Google Play Store and then i-click lang ang install button. Kapag na-install na natin ang ating Lazada Seller application sa ating mga smartphone, maaari na po tayong mag-sign up gamit ang ating mobile number, ang inyong Lazada account, ang inyong Facebook account, or your Google account. If you use your mobile number, ilagay lamang ang inyong mobile number at may marireceive kayong 6 digits code. Ilagay lamang ang 6 digit codes para ma-confirm ang inyong registration. Next is confirm the following information to start business quickly. So first is pwede tayong pumili kung individual or corporate yung gagawin nating account. So sabi po dito, individual will need personal identity card and at least 18 years old in order to sell as individual on Lazada. Next is kailangan din nating ilagay ang ating active Gmail account kasi dito tayo makaka-receive ng mga notification from Lazada. Next po is kailangan natin mag-create ng strong password para sa ating account. Then i-click lang natin ang next button. So that's it! So nakapagawa na tayo ng account kay Lazada. Sunod naman ay tingnan natin, no, kung paano i-compute ang tubo. Unan ang talahan na yan kung magkano ang tinubo ng mga sumusunod na proyekto. So meron tayong 35 pesos na puhunan para sa throw pillow. Kinita natin ay 55 pesos na ibenta natin siya. So ang tubo dito ay 20 pesos. Ayan. Sa pencil holder naman, ito po ay nagbaliktad, no? So dapat ito ay 8 pesos ang puhunan. Ibenta tayo ng 20 pesos
So meron tayong tubo dito na that yes, that's 12 pesos. Okay? Next, ito nagbaliktad din. Sorry, nagbaliktad yung mga numbers. Nalito na ang writer. So may pot holder tayo. Capital nito ay 20 pesos. Naibenta natin ng 50 pesos. May tubo tayo na. Yes, that's 30 pesos. Okay. Sa dustpan naman, 50 pesos ang capital. Kumita tayo dito ng 70 pesos pagbebenta. Ang tubo nito ay 20 pesos. Okay. Ayan. Yema. Gumawa ka ng yema. 75 pesos ang kapital. 95 pesos na ibenta mo siya. Tumubo ka rin dito ng 20 pesos. So, yun. Yung tandaan po natin palagi na kailangan tumubo po tayo. Hindi tayo lugi, no? Sa ating mga ginagawa at pagbebenta ng mga produkto. Okay, isaisip natin ang maraming produkto ang iyong magagawa kung ikaw ay may tiyaga, malikhain at masipag. Mga gamit na maaaring i-recycle ay pwedeng maging kapakipakinabang at makatulong sa pangailangan ng inyong pamilya. Hindi nakakaya ang mga benta ng mga ginagawang produkto, bagkus isang malaking tulong ito upang mabuhay ang inyong pamilya. Sa simpleng paraan, kayo ay makatulong alalahanin ang mga paraan upang makataas ng benta ng inyong produkto at tamang pagikayat ng mamimili. Isipin ding mabuti ang tamang pag-aayos ng produkto upang makabenta na naayon sa presyo. So, ang inyong gagawin sa ngayon, magbigay o ibigay ang opinyon sa sitwasyon na nasa ibaba. Maaari itong isulat sa inyong notebook at picturean ang inyong nagawang sagot at ipadala sa aking messenger. Ito ang sitwasyon. Maraming plastic bottles gaya ng soft drinks at mineral water sa inyong bahay. Dahil bumibili nito ang inyong magulang para gamitin sa pagtimpla ng gatas at inumin ang inyong maliit na kapatid. Minsan hindi kayo mabigyan ng baon sa eskwela dahil kaunti lang ang sahod ng inyong tatay. Ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa iyong pamilya at makabili ng pangailangan sa eskwela? Ibigay ang inyong opinion sa sitwasyon na ito. Ilagay ang sagot sa inyong mga kapatid. Sa muli, maraming salamat. Magandang umaga sa atin.